Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa mga sumusuporta ng aking maliit na YouTube channel na nag-subscribe din sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Ngayon mga sir, mga boss, mayroon naman akong bagong video na i-share po sa inyo na sana mayroong konting maitulong sa inyo na dagdag kaalaman lalo na sa mga nyobitik natin. Welcome back guys sa aking channel ngayon. Mayroon naman akong bagong video na i-share sa inyo. Tungkol po ito sa itong kulay circuit ito. Pangdagdag sa inyong mga amplifier na maski anong amplifier basta mayroon lang siya, mayroong EQ input at saka output sa likod. Yung mga epictor, yung Sunga Sakura sa mga 5 auto. Mas maganda ito sa sa 5 auto kasi hindi na kailangan ng switch kasi may switch na yung 5 auto sa harapan, yung kanyang bypass. So ito guys, stereo na siya kasi dalawa yung IC niya. Maganda siya, dagdag ng power sa ating mga amplifier. Lalo na kung hindi pa na-upgrade. Ito po ay isang equalizer kit na galing lang po ito sa mga karaoke at hindi na nagagamit. So ito po ay stereo na, left and right meron na siya, saka itong control niya na slide na siya stereo. Yung kanyang input guys, ito yung kanyang input. Yung input nito guys, yung number, yung pin number 13, pagbilangin mo siya, ito may dot siya, ito yung 1, so papunta rito 8, mayroon siyang 16 pin ito. So yung number 13, yung pin 13 kasi 8 9, so 16 15 14 13. So itong 13, ito yung output guys, yung 13 na pin 13. Tsaka yung pin 11, yun ang kanyang input. So pag isa lang IC guys, siya mono. Pag dalawa na, stereo. Itong niya guys, 5 band lang ito kasi yung ginagamit na itong slide na control, ito siya, stereo. Meron din mga guys, ginagamit na potential, yung mga kagaya nito. Ito yung potentiometer. Ito stereo. 6 na pins, na siya. Tapos yung naman yung mono. Meron din tayong mabibili nito guys sa online shop na na kit, equalizer kit. Meron na siya nakalagay dito, nakatatak ilang hertz. Meron ganito na slide switch yung gamit sa kanyang control. Meron din ganito, yung potentiometer yung gamit. Pareho lang sila guys. At madali lang yun i-connect kasi meron na siyang mga meron siyang naka-tagging na marka sa kanyang board. Meron na siyang input, meron siyang output. Saka yung supply niya guys, yung supply nito guys is 12 volts. Yun ang kanyang supply guys. Makikita man ito sa sa i-post ko dito sa ito na link, yung kanyang yung IC, yung mga marka sa marking sa kanyang IC at saka ito, yung mga klase na board na nasa online shop. I-post ko rito sa ito na link guys para hindi kayo malilito, para may alam kayo kung paano ito gagamitin.
So ngayon guys, meron din ako ano, ginagawa na DIY na ano, itong transformer lang. Ito nasa mga 750 milliampere. Ano yung ang kanyang secondary guys, mataas, 16 volts AC. So ang ginagawa, ko lang guys, lagyan ko lang ng yung 12 volts na AC na 7812 para mag-regulate siya ng 12 volts kasi 16 volts itong ano transformer secondary. So lagyan ko ng IC. Itong ano may apat siya na rectifier diode. Itong IN4007 or 4001, bali apat. Yan po guys, dalawa lang yung wire, wala siyang center tap. Yan po. So yan guys, atin muna i-testing itong ano, itong kanyang supply guys, itong ginawa ko na power supply para dito sa ating EQ kit na ano, ito. Yan no guys, itong yung dalawa wala nang ano, wala nang knob. Ayan, ayan po guys, ito na yung multi-tester ko na digital. Yan, dito tayo ilagay natin sa AC muna. Saksak ko itong ano, para malaman nyo na talagang ano ito, mataas yung kanyang ano guys, yung input niya sa ano, secondary. So AC muna, saksak ko guys. Yan guys, nalagyan ko na ng ano, yung lead, may lead na siya. Ayan, may ilaw na siya. So test natin, check natin yung kanyang secondary na voltahe. Ayan guys, meron siyang 15.92 volts na AC. So hindi siya pwede na direkta dito sa ating kit na EQ kasi mataas yung ano niya, 16 volts. So abot na siya ng mga 20 DC. So check natin yung kanyang voltage sa secondary na wala pang IC. Ito yung positive, ito naman yung negative. Check natin sa DC. Yan. Ayan guys, meron siyang 19.51 volts na DC yan. So nasa DC yan guys. So pagdating dito sa may IC na 7812, naging ano siya, 12 volts. So check natin. Ito yung ground, ito yung common ground, ito yung ay, ito pala yung ground. Tapos ito yung 1 input, yung to yung ground at saka 3 yung output sa IC. So ito yung ground, test natin. Ayan, mayroon siyang 12 volts na voltahe, DC na siyang guys. So ngayon guys, ating i-connect dito sa ito sa kit laser. Ayan. So ngayon guys, lakihin muna itong lagyan ng mga wiring para matest natin sa amplifier. Itong ano, ito na board guys. Para malaman natin kung anong kaibahan niya pag wala ito guys at saka yung ano lang, yung amplifier lang na walang ano, wala siyang walang ginagamit na kit na EQ or ibang ano, processor. So ito guys, ating muna ng so connect. Ito yung supply guys. Ito yung ano, itong BCC niya, yung pin number 14. So ito yung pin number 14. Ito yung ground, yung brown na wire, ito yung ground. So dito natin i-solda, i-connect dito. Yan.
Ito yun naman, ito naman yung positive niya, yung pula. So dito natin ilagay sa dito, guys. Ito yung kanyang surprise IC na papunta sa pin number 14. Ito, guys, number 14 ito, guys, na pin sa kadto sa kabila. Yo, meron siyang ano, guys, meron siyang resistor na ano, meron siyang resistor, guys, na 100 ohms ginagamit. Ito, guys, ito 100 ohms. So yan, naka-connect na, guys. Ayun, lagyan natin ng ano, guys, yung ito, guys, yung input. Ano lang ito, for temporary lang siya, para ma-testing, testing lang natin. So ito yung ground, yung green na wire. Ito, guys, na ano, jack, RCA jack, female jack sa RCA. Ano ito, guys, ano lang ito, pinuha ko lang doon sa mga junk na ano, yung mga board na mayroong ganito. For temporary lang siya, guys. Meron naman mabibili na ano, may ano na siya, pwede si screw. So itong puti, itong light. So gawin natin, guys, ito. Ito yung left. Pwede rin ito gawin yung left. Ito rin ang right. Pwede rin, ito ang ano, yung right. Maski saan, guys, pwede siya. Basta importante kung saan yung input sa right, doon rin ang output sa right. Kasi pag baka magkabaliktad, dito yung input tapos dito yung output. So hindi siya pwede, guys. So tingnan niyo. So dito, ating tingnan yung kanyang input, yung input pin 11. So excuse me. Yung pin 11, so dito yung ito 16, 15, 14, 12, 11. So itong 11, ito siya may ano, may kapasitor. Ayan. Ito yung 11, ito yung input. Meron siyang kapasitor, yan. Ito yung kapasitor, mayroon siyang resistor na 4.7K. Ito yung input, guys. So ito siya. So dito natin ilagay yung kanyang input. Ito so, may yan. So yeah, ito, guys, itong lip. Itong lip niya. Tsaka itong pula, yung right. So yung sa kabila naman, itong kabilang IC, itong input, yan, may kapasitor. May kapasitor siya, guys, na 4.7 microfarad. So dito natin lagay sa may resistor na 4.7K. Ito yung kanyang input, guys. Yan. So yan, guys, na-connect na siya. Ayan, guys, dito na, na-connect na kanyang left at saka right. Ayan, guys, naglagay naman tayo ng yung male RCA. Yung ito, guys, ito, guys, yung ito yung output, guys. Ito yung male, ito yung female. So yun, i-ano natin, connect natin. So yung output, guys, pin number 13. So bibilang dito naman tayo, simula nito sa anong left, itong puti, itong left, guys. So bilang tayo ng pin 13. So 16 15 14 13. So itong 13 may kapasitor siya, may kapasitor at saka dito. So itong kapasitor, guys, na 4.7 microfarad 50 volts, ito ang kanyang output. So dito natin lagay yung dito natin ihinang itong ano, yung output, guys. Yan. So nagkainan yung output. Ngayon, ito namang right, yung red. Dito naman yung lagay sa kabila. So 13, yung pin 13, yun ang output sa IC. So ibigay tayo dito 16, 15, 14, 13. So 13 ito may kapasitor. So dito, natin ilalagay yung red. Ito yung right na channel. So yan, guys, naka-connect na siya. Tapos ito naman yung ground. Yung ground, guys, dito lang
dito yan, ano, naka, ano lang siya, naka, ano, common ground kasi ito. Pati yung sa supply, may ground, isa lang sila ng ground. So, ito muna, i-ano natin. I-ano natin dito. Ayan. So, wala kayo na siya, guys. Ayan po. So, okay na siya, guys. Naka-connect na yung ground. Yung IC, guys, may dot siya. Yun ang one. Papunta rito. Papunta sa, no, dito. Awan. Papunta rito. So, 8. Dito naman yung 9 sa baba. Papunta rito. So, 16. So, ayan, guys. Connect na siya. Okay, ito na siya. May supply, may input sa output. Hindi na itulog yan ng ano, guys, yung switch na bypass, yung pag i-post mo, naka-engage siya sa equalizer. Pag i-post mo ulit, naka-ano siya. Hindi gagana yung ito, yung equalizer, yung amplifier lang. So, ngayon, guys, kunin po yung ano, yung amplifier para ma-ano natin. Papakita ko sa inyo. Ito, guys, ito na yung amplifier na ano, itong 5 auto ko na amplifier, ito 5 auto. Yan, 5 auto yan na yan, 5 auto B concert. So, ating dito sa likod, guys, ito yung sa likod ng ano, yung amplifier na 5 auto. Yung sa mga ibang amplifier, merong epictor na ginagamit, yung epictor jack. Tatanggalin yung epictor jack. Ito yung ano, kapalit natin yung itong ginawa ating DIY. Itong 5 auto, wala siya, guys, kasi may ano na siya, may push button switch siya sa harap ng yung panel. Yun ang ano, bypass niya switch. So ito, guys, yung kanyang in tsaka out, yung right at tsaka left. Yung out, guys, yung out, ito yung galing sa tone control, guys. Ito yung in, ito yung papunta sa main amplifier board. Ito, guys, yung input. So, mayroon tayong RCA cord dito, guys. Okay, so itong out, saksak natin. Ito kulay pula. Ito yung right. So, ito namang ano. Tapos yung isang dulo niya, guys, papunta sa dito sa ano natin, yung kit natin. Yung EQ kit. Itong red. Yan, red. Ito natin sasaksak. Yan. Ito yung ano, guys, yung input. Punta sa EQ. So ngayon, guys, yung isa naman, lagdag tayo ng isang wire para maging ano na siya, stereo. Sinsya na kay, guys, sa ano, inubo kasi ako bago na ako na gumaling sa aking ano, kalintura at saka ano, inubo pa at saka sipon. Ito, guys, yung ano sa lip, itong lip, yan, yung puti na wire, yung puti na ano, saksakan niya, jack. So, yung dulo naman, guys, papunta rito sa may kit natin. Ito. Yan. So, nakasaksak na siya. So, ano, guys, ito yung output. Galing ito sa DIY na ito, yung EQ na board. So, dito na natin sasaksak sa dito sa input. Yan. Yung puti, yan. Yan yung left. Yan. Input, papunta yan sa PCB amplifier board, main board niya. So ito yung yan po kanyang yung red, ang right, yung right. Ayan po, guys, ating yung ano, ayos mo natin. Ito, guys, ganito lang ginagawa ko, guys, para ma-demo ko sa inyo. Pero sa susunod, lagyan ko ito ng ano, casing na ano, yung plastic lang, guys, yung maliit lang na box
na makasya lang itong transpopen at saka ano, itong board at saka itong ano, niya slide. Ano siya, maliit ganyan na siya guys, naka ano siya, maliit lang ito guys, na parang ano lang, maliit na black box na lalagyan yung mga plastic. Plastic lang lalagyan guys. Ayan po guys, nakakonnect na siya guys. Ayan, meron na siya ano. Sincha lang guys. Dito, ayan lang po guys, ayan lang. So lagyan natin ng speaker guys sa, dito sa likod. Ito yung kanyang yan. Ito, ayan, ayan. So saksak natin itong ano guys, itong amplif, itong ano, amplifier. Yan, naka-open ng kanyang volume guys. Yan, kabul yung ano niya, yung mga tone control, balance yan. So yan, so saksak natin. So saksak naman natin itong ano guys, itong kanyang itong ano, itong transfer yung supply sa ano, sa EQ na PCB. Yan, ito natin sasaksak sa kanyang ano. Itong may outlet dito sa ano, sa likod sa ampli, dito lang natin sasaksak. Yan, may ilaw na siya. So Bluetooth lang ang gamitin ko guys. So guys, Bluetooth lang ang gamitin ko. Saksak ko dito sa may ano niya, sa tuner na input ito. Yan. So yung sa EQ guys, baba muna natin lahat itong kanyang mga yung control niya. Yan po guys, nilagyan ko ng ano, basahan kasi para baka magano siya, mag ground siya guys, kasi meta yung casing sa ano, amplifier, mga metal yung magka, o kaya magasgas. Yan, ano natin lagyan, nilagyan para sigurado hindi mag baka magka ground siya sa ano. So yan, kamo ayan siya, Bluetooth. Itong ano guys, ito yung switch na ano guys sa EQ, yung sa 5V, yung naka ano siya, pag naka on yan, gagana yung equalizer. Pag naka non-engage yan, hindi yan connect direkta yan sa ano lang, yung amplifier lang ang gumagana, hindi yung gumagana yung equalizer. Yan po guys ang kanyang ano, yung kanyang connection. Ito yung low niya guys, low frequency. Ito yung high, ito high frequency ito. So ngayon yun natin yung ampli. Itong ano guys, wala siyang hindi siya naka-engage guys yung kanyang EQ. Yan, mahina siya. So dito tayo mag-control sa kanyang yan. Ito yung kanyang bass, yung low frequency. Yan. Yan po guys.
iba ang kanyang tono guys pag mayroon siyang equalizer. Ayan po guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo na gumawa rin ng ganito na DIY na equalizer, so please subscribe my YouTube channel at salamat sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo nito. Ayan lang po guys. Maraming salamat po.